Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bigyan natin ng kasagutan ngayon ng katanungan na sino ba ang mga Muslim? Sino nga ba ang mga Muslim? Palagi natin naririnig sa social media na ang mga Muslim ay taga Mindanao, ang mga Muslim ay mga Arabo, ang mga rapist, ang pumapatay ng mga tao, nagmamanyak sa mga kapwa natin Pilipino. So yun na ba ang pananaw natin sa mga Muslim? Mga kababayan, kung inyong bibigyan ng pagkakataon na pakinggan ng aming maising paliwanag na ito, ang ibig sabihin ng Muslim, ang Muslim isa sa salitang Arabic na nangangahulugan sa Tagalog na mananampalataya, sa English, believers. So yun ang pinakamalapit na kahulugan ng Muslim, yung mga sinasabing mananampalataya. So ang ibig naman sabihin ng mga mananampalataya ay yung mga sumusunod, sumusuko, tumatalima sa utos ng ating tagapaglikha. Sino man ang sumunod, sumuko, tumalima sa kautusan ng ating tagapaglikha ay matatawag siyang mananampalataya sa Tagalog, sa English believers at sa sinasabing Arabic is Muslim. So in short mga kababayan, kapag tinawag kang Muslim, ikaw ay siguradong nananampalataya. Ikaw ay siguradong sumusuko, tumatalima at sumusunod sa utos ng iyong tagapaglikha. Sa kadahilanan, ito ay nararapat na itawag sa isang taong mananampalataya ay Muslim. Subalit, kung ikaw ay hindi sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kagustuhan ng iyong tagapaglikha, ay hindi mo madadirect sa iyong sarili na ikaw ay isang Muslim. No? Kaya mga mahal naming kababayan, ang mga nakikita niyong gumagawa ng mga kasamaan, sabihin na natin sila ay sinasabi nila sa kanilang sarili at mga pangalan na sila ay mga Muslim. Pero kung sila ay hindi sumusunod, sumusuko sa pananampalatayang Islam at hindi nila sinusunod ang way ng Islam, so hindi sila matatawag na Muslim. So nawa ay naunawaan ninyo mga mahal naming kababayan. So hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw po sa inyong lahat.